Iya, aku mau. Tadi gue mau ikat kayak nih. Oh, game. One, two. Yo, what's up mga team Mito Coloso? For today's episode, magbibigay update tayo sa ginawa natin application last week. So, a day after application yun, ano? So, ngayon, a week after application. Tignan natin yung durability niya. So, going back, ang nilagay natin dito ay si Kisho, si... Sino ba? Si Puso Coat, dito si Chemical Guys, and dito si Tuiotui. Ayan, nandito sila. So, check natin yung durability niya by lalagyan ulit natin siya ng APC at ng degreaser at ng shampoo. So, parang torture test ang mangyayari, no? Let's take note lang dahil ito ay everyday use. So, minsan kailangan natin isipin na matatanggal talaga siya. Duh. Kaya, ayun. Umpisahan ulit natin by rinsing, then shampoo, APC, then degreaser. So, ayun. Umpisahan natin. So, game, babasahin ulit natin, ano. So, bago nga pala natin basahin, please, kung gusto nyo maging updated, panoorin nyo yung last vlog natin. So, ayan sa screen, para updated kayo. At syempre, please subscribe and hit the notification bell. Game, so, basahin na natin. Check natin yung bidding. Oh, lapit mo camera dito. Dito si Chemical Guys. Halos hindi niya na ma-repel, oh. Come on. Pero yan, repel pa niya. Bubuka pa eh. Kaso may hina na. So check naman natin si 303. Tubig pa lang to, ah. Mas mabilis siya mag-repel kaysa dito kay Chemical Guys. So, dito naman tayo kay Puso Coat. So, dito sa dalawa, mas okay si Puso Coat, ano? Pero halos parehas lang, eh. Dito naman tayo kay Kisho. Si Kisho yung bidding talaga eh, no? Nakita pre. Bid talaga siya. So obviously, parang lamang na lamang si Kisho sa lagay na to. Yeah! So subukan naman natin i-torture test. Shampooan natin. So shampooin ulit natin siya. So we're using IK Pompo. Susin natin ng konti. Check natin yung reaction niya kung nare-repel niya yung shampoo. So, between Chemical Guys and 303, wala eh. Hindi niya nare-repel eh, no? So, try sa kabila. Si Kisho naman and si Puso Coat. Tingnan natin kung may reaction. So, wala pa naman reaction lahat, ano? Okay, tayong banlawan natin. Ang kapansin-pansin dito, si Chemical Guys, eh. Ito. Halos wala na. So, subukan naman natin APC. Hindi, tuloy lang. So, APC by Chemical Guys.
Ito lang, ayaw ba? And so yung APC mas matapang to kaysa sa shampoo, no? Kaya bihira to gamitin sa paan nila ganito. So yung gagamitan nyo ng ganito, tapos may application kayo ng protectant, malulusaw agad to. Mawawala agad yung effect. So ginagawa lang natin to dahil sa torchill test. Para makita natin kung sino yung mas matibay. Mas matapang yung dilution ratio niyan eh. Kumpara last week. Okay, susunin natin. Baka maglaho na si chemical case dito. And sa kabila naman. Bali dito sa part na to, itong APC, chine-check natin dito yung chemical resistance niya. Oo, banlawan ulit natin. So dyan, makikita na natin na wala na si chemical, guys. Wala na siyang effect. Totally wash off na siya. Si 303, ito naman. Nakakapag-repel pa siya. Oh. Si puso coat naman. Same ni puso coat. Ganun din siya. Katulad siya ni 303. Kaya niya pa. Pero si chemical, guys, wala na. Bagsak na. Si Kisho. Parang hindi tinablan. So, after niyan, degreaser naman ang gamitin natin. Si degreaser naman by G-Technique W5. Subukan natin kung matatanggal naman itong dalawa. Si chemical, guys, wala na eh. Taub na eh. So, yan. Subukan natin. I-duel natin para kumapit talaga yung degreaser. So, yung manok mo, patay yung higi mo. So ayan, cut muna natin. I-duel natin ng 5 minutes. So na-duel na natin siya ng 5 minutes. Ano? So kuskusin ulit natin siya. So ang reaction niya, hindi naman niya nare-resist yung iba. Pero si Kisho, pansinin niyo to. Focus mo dito, pare. Ayun, no? Parang lumalaki yung bubbles niya. Nare-repel niya. Isa pa. So yung paglaki ng mga bubbles na to, ayun, no? Parang nare-repel niya. So, ayun. Banlawan ulit natin. Isa-isayin natin, pre. Nakain natin si chemical, guys. Yung chemical, guys, wala na. Wala na yung pinaka-protection niya. Lagas na. Oh, come on. So, si 303. So, check natin.
Medyo mabagal na siya, pero nirepel niya pa rin. Papansin nyo, umuubo ka. Tapos ito, halos wala. Wala nangyayari. Sheeting lang siya, water sheeting kung tawagin. So, balik dito, tayo dito kay Puso. Si Puso Coat halos parehas lang ni 303. So, halos match sila dito. Ang naiba lang talaga sa kanila, si Kisho. Bidding pa rin, no? Protected pa rin yung unit nyo. So, syempre, kailangan din natin consider na ceramic coating to. So, the rest naman, si Puso Coat ay sealant lang. Na nakalagay siya sa form ng paste. Si chemical guys naman, si hydrocharge ay ceramic spray naman. Then, ganun din si graphene. So, ayun. Now, game. So, dito na nagtatapos ang vlog natin for today. Sana ay may natutunan kayo at nabahagi ko sa inyo ito ng maayos. So, obviously, ang nanalo si Kisho. No problem. Yung dalawa, si Kisho. So, si Kisho, nakita nyo naman, di ba? Yung durability niya. So, siguro matatanong nyo, eh, syempre, ceramic coating to eh. Talagang mas matibay to compared sa mga ceramic spray coat, mga ganyan, graphene, tapos ito, sealant. Siguro pwede nyo itanong yung kaso. I-consider natin dito yung presyo. So, si 901 ng Kisho ay 1,000 pesos only. So, lagay dyan mo lang. So, ikukumpala natin dito kay graphene ay 1,800. Ito siya, yung kanina. Tapos, si Puso Coat ay 1,600. Ang masakit lang dito, si chemical guys. Si chemical guys ay yung dalawang yan, pag pinaghalo mo yan, isaabutin ka ng almost 6,000. Diba? Ang sakit. Tapos ganyan lang pala siya. So, ayun. Kung may question kayo o may request kayo na gusto mong subukan natin, halimbawa, si 303 laban kay Turtle Wax, pwede natin gawin yan. Kung gusto nyo, para i-request nyo lang. Tapos bilhin natin, then i-apply natin. So, ayun lang. Maraming salamat mga Team Meticuloso. Just show us some love, mga Team Meticuloso. Baka ang plan nyo.